prayer meeting night. I hope and pray na tayo po ay ready na sa mga nasa baba, makakita po tayo para makapag-partner tayo sa ating prayer request. At sa mga nasa live na sa kanilang mga sasakyan or nasan man silang lugar, at sama makasama namin kayo sa panalangin at pag-pray natin yung mga upcoming event and also yung mga nangangailangan ng mga prayers at this very moment. Amen? So, Thanksgiving, kuha tayo ng ilang mga papurit pasasalamat sa Panginoon sa mga answered prayer. Healthy baby and safety delivery of Sister Lot, praise God. So, last Wednesday, we pray for her. Now, nakalabas na yung kanilang baby and also si Sister Lot ay patuloy na nagpapagaling at papalakas. And also, Sister Miara, praise God that Sister Miara got the exam, amen? He got the exam of MedTech. So, board pastor na siya, amen? So, praise God. Amen? Dumadami ang ating mga nasa medical field. So, sama natin sa prayer na yung susunod pang hakbang nila, amen? Sa kanilang pag-aaral or anuman. So, pag-pray natin, continue recovery of Sister Tere Usay. Salamat sa Panginoon dahil si Sister Tere ay nagre-recover from fracture foot. Sama natin sa prayer. And also, Thanksgiving din sa kanya, patuloy na nagre-recover. And also, unexpected blessings of Sister Sok de la Cruz. Sama natin si Teacher Sok sa panalangin din mamaya, but Thanksgiving dahil merong provision ng Panginoon sa kanya. And also, yung mga prayer requests natin, and then dito sa ating screen, sama natin sa prayer requests sa ating mga prayer closet. Sama natin Sister Jennifer Silan, and then Sister Jennifer Silan sa kanyang breast mask. So, sama natin sa prayer that the Lord will heal fully. Amen. And also, sama rin natin sa prayer si Sister Sok de la Cruz, kanyang multiple myeloma. Sama natin sa prayer. And also, Sister Cecil Oberes, sama rin natin ang kanyang pinagpipray as for strength or healing sa kanyang vasculitis with nephropathy. Sama natin sa prayer. And also, si Sister Birna Silan, okay, sa pulmonary and cardio condition niya. So, sama natin sa prayer that the Lord will also strengthen Sister Birna. And also, si Sister Tire, patuloy na pag-recover, and also, makasama na natin siya sa church. Amen? So, sama natin sa prayer. And also, continue to pray for Brother Marshall Cabadu, past his healing from infection. Sama natin sa prayer. At alam ko kahapon ba yun or nasa hospital siya at may mga session ata na ginagawa sa kanya. So, sama natin sa prayer. And also, si Sister Laura Tan, the sister of Tessa Simatu, provision from home care. And Sister Josie, Jose Escalan, the father of Sister Sherry, a salvation of God and working in his life. So, continue to pray again. Sister Sherry is one of our Bible women na nag-work sa Montalban. Amen? Sama na po ba? And also, sama rin natin si Missionary Wenny Fernandez sa kanyang patuloy na paggaling sa kanyang breast cancer with side effect. Yung ganyang glaucoma and also cataract at yung mga yan na pinagpipray natin. And also, sama rin natin si Sister Brenda Himes at the wife of Pastor Bob Himes, ating deaf interpreter yan. Yung ministry nila sa mga deaf, continue in healing. And also Sister si Ma'am Becky Martin, a wife of Pastor Rick Martin, pastor of Iloilo Baptist Church, healing para sa kanya. Amen? So, sama rin natin sa prayer yung mga nagpe-prepare sa kanilang wedding. Amen? So, sama natin sa prayer that the Lord will have mercy to them and also the provision for them. Amen? So, sama natin sa prayer si Brother Corey Kanzler and Sister Sunshine Marquez sa May 3, kanilang pag-iisang dibdib, kalooban ng Panginoon na may mga inayos din sila at may mga prayer requests sila. Amen? So, for the completions and documents, requirements in the time of their wedding. And also, sama rin natin sa prayer si Missionary Adams Aday and Sister Alta Celeste sa Lord willing, sa May 24. And also si Pastor Kenny Idanan
and Sister April Antes sa May 31. And also si Brother Kevin Dolpe and Sister Sheila Bombales, samarin natin sa prayer na sa December naman sila. Amen? So, and also, pag-pray din natin, anticipating ladies and safety, good health, yung mga inline ulit na manganganak. Amen? So, sama natin sa prayer ang kanilang provisions and expenses at ng Panginoon sa kalakasan sa kanila. Prepared sila ng Panginoon the day ng due date nila. Amen? So, sama natin Sister Shine Susana and also Sister Tin Agulay. Sama natin sa prayer. Ano pa? At sama rin natin si Pastor Ramil na sa konferensya ng Cebu with some Bama pastors. Sama natin yung protection ng Panginoon sa kanila and also yung enablement ng Panginoon patuloy kay Pastor Ramil. At yung God's timing for their move to a new resident. Nagpipray sila ng bagong tirahan. Amen. So, sama natin sa prayer. And also, the depth and renewal of the school year 2024. Napakabilis ng panahon. Amen. Last year lang, pinagpipray natin 2022 to 2023. So, pray naman natin muli yung 2024 renewal and 2025 awaiting for the final approval from the regional office. So, sama natin sa prayer. Aba? So, may mga prayer request po ba tayo dito na gustong ipag-pray? Pag-pray natin yung early trip nila Pastor tomorrow dito sa ating prayer group. Sama natin sa prayer and may pa ba tayong mga ibang prayer request na makaligtaan? Meron pa ba? Dito po, may mga prayer request po ba kayo na gustong isama sa panalangin? Dito sa ating kaliwa, sa gitna. Sama rin natin sa prayer yung isang family na anak ng pastor na nasa UST na napag-donatean ng dugo ng ating mga staff. No? Sama natin sa prayer. Donor sila kanina. Sila Pastor Kenny, si Brother Jiggs, at si Rose, saka si, ano, si Sir Melbert. Sama natin sa prayer na maka-recover agad. Yung anak ng pastor. Anong pangalan ng Pastor Ken? Yun. Ha? Jerwell. So, Jerwell. Anong apelido niya? Labrador. So, sama natin. Taga Mindanao sila, no? Hindi. Taga Iloilo pala. Amen? So, taga Iloilo sila. Okay? Sama natin sa prayer na makarecover ulit at praise God ay naging channel of blessing tayo para makapag-donate ng dugo. Meron pa ba? Sama natin sa prayer ang family din ng ating pastor, Ma'am La Arnie, and also ng kanilang mga anak. At sama din natin sa prayer yung ating soul winning tomorrow. Do pray na maraming mag-join. And also, sama rin natin sa prayer yung mga, itong Holy Week na to, amen. So, pag-iingat ng Panginoon sa mga magta-travel, lalo na sa mga medical team. May medical mission po sa Pangasinan na po. So, sama natin ang pagli-lead ni Doc Arvin sa papuntang Pangasinan, and also those mag-involve diyan sa medical mission na yan. Alam ko ito 'yung sa gawain na Pastor Tani na po. Tama po ba? Del Rosario, Pastor Tani Del Rosario and 'yung wife niya Sister Isa. Sama natin sa prayer that maraming makakilala sa Panginoon, hindi lang mapagaling ang kanilang katawan, kundi mapagaling ang kanilang kaluluwa. Amen? So, maabot ng gospel, that's the purpose of our medical mission. Okay, meron pa ba? Meron pa ba tayong mga additional? Yes, may prayer request po ba dyan? Missionary Mildred? Meron pa? Ah, wala. Wala ko meron. So, tagyan natin missionary letter to give some update and also the prayer request. At sama natin sa prayer yung mga missionary natin. So ang ating pong missionary letter po ngayon, the Ponces in Bangladesh. Actually, ang kanila pong sending church ay Bible Baptist Church, Don Carlos Norte, Don Carlos Bukidnon. So ito po yung kanilang mission update. But before that, basahin ko lang yung kanilang verse na napakaganda na dapat po ay may apply din po natin. The Bible says in 1 Corinthians 10:33b, "Not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved." Amen?
Sometimes talagang gusto natin isipin yung sarili natin, but we need to isipin yung mga kaluluwa ng ibang tao na hindi paligtas para sila po ay makakilala sa Panginoon. Dear Pastor Olalia and praying brethren, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Unto Him be all the glory for great things He hath done. We praise God for the approval of our 6-month visa permission on the first week of October. Actually, last year pa po pala ito. We immediately applied for the visa in Bangladesh Embassy, Makati. Hence, it was released on October 26. And then we then fly back to our mission field on November 3. Our brethren in Christ were very happy to know that we were back. And we resumed our Friday worship service and Bible study after the meeting place was ready. We made a simple Christ birth celebration on December 22 and praise God for some who came and heard the gospel. Currently, we are processing a 5-year visa and it is on its way for investigation and interviews. Amen? So, ang pray-preto yung mga missionary kasi ang gusto nila is long term. Amen? 5 years. Thank you very much for your unceasing prayers and financial support. Without it, it will be impossible for us to accomplish anything. May the Lord our God continue using you and bless you richly. Kanila po mga thanksgiving. Unang-una, thank God for the answered prayers for our needed visa. Second, grateful to God for providing our financial need for the visa and plane ticket. Pangatlo po, thankful for the safe travel back to our mission field. And praise God for the resumed worship service and Bible study with the new believers. Ito po yung kanilang mga prayer request. Unang-una, smooth processing and approval of our 5-year visa application. Pangalawa po, financial provision for the visa processing. Ang kanila pong pinagpipray ay $3,500 and visa stamping, $1,200. Continue to pray for the spiritual growth of the new believers, opportunity to share the gospel to the Rakhine tribe and their salvation and our physical health and spiritual growth. By the grace of God, ay sinusuportahan po natin sila, 1,000 monthly. At ipag-pray po natin, missionary German and Annie Ponce. So patuloy po natin sa pag-pray, missionary to Bangladesh. So maraming salamat po at patuloy ay malala po natin sila. Let's pray for them. Sige po, kuha po tayo ng ating mga partner, men. So I hope and pray na makapag-partner tayo. Yung mga dati nyo nga partner, iba naman, amen, para mapakinggan nyo naman yung heart nila, kung ano yung mga prayer request nila, amen. So find your partner, yung mga nasa live, makasama namin kayo dyan at makapag-pray at ipa-flash na lang dyan sa live yung mga prayer requests at kung nandyan po kayo, mapag-pray, okay? So, sige, mag-ano po tayo at may pag-pray natin yung mga ano, okay?
manalangin sa ating pagbungad sa Wednesday prayer meeting po natin. Sama natin sa prayer ang safety ng ating pastor at patuloy na pag-ingat sa kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa kadakilaan niyo patuloy sa aming buhay. Kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, Panginoon, sa aming, sa inyong harapan. At we know, Lord, that you're the great God. Your unceasing forgiveness, Panginoon, sa amin. At patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, nasabi, naisip, at mga bagay na nawalang kibo na aming nagawa, Panginoon. At tulungan niyo kami, Panginoon, na maging ready po ngayon to worship you. At salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan sa mga nagdaang week, sa kabutihan niyo sa aming mga miyembro ng La Loma Baptist Church at kanila man po ay kanilang mga business or kanilang mga work, Panginoon, and also sa kanilang home, Panginoon. I pray for the strength and wisdom sa mga members namin na mayroon man mga Panginoon na pinagdadaanan. Kayo po ang aming hinihinging inyong kamay at inyong kapangyarihan dahil dakila ang inyong kamay pag ito ang inyong kumilos. Panginoon, dakila at makapangyarihan ang inyong biyaya, Panginoon, kung ito po namin ay hihilingin sa inyo, Panginoon. We know, Lord, that kayo po ang may-ari ng lahat, at langit at lupa, at lahat ng mga bagay na inyong inutusan ay kaya inyong dalin sa amin, Panginoon. We know, Lord, na ang inyong provision ay hindi nalilate at you are always on time, Panginoon, at wala rin pong aksidente, mga bagay na nangyari sa amin dahil ito po ay kalooban mo, Panginoon. At dinadalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatiran na may mga sakit, Panginoon, na na-mention sa mga prayer requests. I pray for Sir Jennifer sa kanyang mast, Panginoon. I pray for Pastor Vic as they are here na nagpapagamot. Ganyo po sila ng strength, Panginoon, and also wisdom, and also mga doktor na titingin. Ganun po yung mga bata, Panginoon. Patuloy niyo pong ingatan dito sa Quezon City, Panginoon, sa naka-stay ngayon sa aming church. I pray for yung kanilang gawain doon na iniwan panandalian. Kayo pong magbigay at mag-protect, Panginoon. At kayo rin pong magbigay sa kanila ng strength patuloy. At we ask also for Teacher Sok sa kanyang prayer request, sa kanilang provision, and also the Thanksgiving na na-mention kanina sa prayer. I pray also kay Ma'am Alma, Panginoon, at salamat po patuloy sa answered prayer, and also ang aming pastor, Panginoon, na nasa Cebu. I pray na kayo po ang mag-ingat sa kanila together with other Bama pastor, Pastor Ruben, Pastor Ramon, and also si La Pastor Jan na nandun din. At kayo pong magpala at mag-bless, Panginoon. At kayo din po ang mag-protect sa kanila as they're coming back here tomorrow. Kayo pong magbigay ng good weather. Wala masyadong turbulence, Panginoon, sa kanilang sasakyan, Panginoon, sa impapawid. Ingatan nyo rin po ang kanilang family. I pray for Sister Arnie, Panginoon, Mrs. La Arnie, sa kanyang also sa kanyang strength, wisdom, and sa mga anak, Panginoon. At tinadalangin din po namin, Panginoon, sila Ma'am Wenny Fernandez, Panginoon, sa kanilang patuloy na nandito at patuloy na mga check-up. At we don't know those medical terms, kayo nakakaalam niyan at mga doktor na tumitingin sa kanila. I pray for Ma'am Becky Martin. I pray for also continuous na pag-recover and also mga gamutan na kanilang ginagawa. Kayo pong mag-provide, Panginoon, at kayo din ang patuloy na magbigay sa kanila ng pagpapala. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang sila Sister Cecil. I pray Oberes, I pray din sa kanilang pinagpipray in health. Kayo rin pong magbigay sa kanila ng wisdom and strength. Kayo mag-touch sa kanilang mga mahinang katawan. At kung meron man, Panginoon, kaming mga kapatiran na may mga sakit, Panginoon, I pray na kayo din po ang mag-heal sa kanila, Panginoon, patuloy. Kaya rin po magbigay sa kanila ng mag-strengthen sa kanila. At tulungan niyo po kami na hindi po ito
na maghawa-hawa yung ubod sipon ngayon dahil init at ulan, Panginoon, ang nararanasan namin, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang gawain ninyo, Panginoon, dito sa La Loma Baptist Church. Patuloy niyo pong bigyan ng vision ng aming pastor and desire, Panginoon, to do more for your honor and glory. Ready niyo po lagi ang puso ng mga miyembro to support our pastor, Panginoon, and also their family. Kayo din pong mag-bless, Panginoon, sa mga ministry na aming nabibilangan, Panginoon. We know, Lord, that the ministry is a blessing for us. Kung walang ministry, Panginoon, wala kami ngayon, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, that hindi kayo nagkamali kung saan kami naibilang, at hindi rin po kayo pwedeng magkamali kung saan dapat kami mag-grow, Panginoon. At inadalangin din po namin, Panginoon, ang mga weather ngayon na napakainit. Ingatan niyo po ang bawat mga miyembro. Kung may mga activity man sila outside, I pray na maiwasan po nila yung mga common na ito na katulad ng heat stroke or ano mapan, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, di namin alam, di namin control ang aming katawan, pero andyan ang inyong kamay at pag-iingat nyo patuloy sa amin, Panginoon. Dadalangin din po namin, Panginoon, ang mga medical team as they going to Pangasinan to having a medical mission. I pray for the wisdom and also their compassion sa pag-abot ng souls. Alam namin, Panginoon, na pwede silang gumaling sa kanilang physical, pero the great need of these people na ma-shasharan, ma-extend yung gospel is mahil yung kanilang soul, that they may soul, I make them whole, Panginoon. Niwala ko, Panginoon, na kayo po ang may appointed nito, kayo rin po ang magbigay ng mga patients na mabigyan ng wisdom and consultation ng mga doctor na titingin. And also, we want to congratulate our brethren, mga nakapasa sa board exam tulad ni Esther Miara. Kaya niyo po namin binabalik ang papurit, pasasalamat sa inyong kabutihan, Panginoon, at yung mga kapatiran pa namin na nakapasa, Panginoon. At pinatulangin din po namin patuloy ang mga men ng church na ito, that they will continue to support every ministry. I pray also yung mga awitan ngayong araw na ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming service. Hindi ko man, Panginoon, may isa-isa ang mga pangangailangan ng mga miyembro na nandito na na kanilang mga prayer requests. I pray na kayo pong mag-touch at mag-ready sa kanila, sa kanilang answered prayer that will come, Panginoon. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga ikakasal nitong mga susunod na buwan, katulad ni Brother Corey Kanzler, ang kanyang papers na inaayos. I pray na magkaroon sila ng wisdom so that they can grant also this time. I pray for Sister Sunshine, kayo rin po mag-prepare sa kanila. I pray for Missionary Aday and also Sister Celeste, kanyang mapapangasawas, Lord willing, itong darating na araw ng kanilang kasal. Ganun po si Pastor Kenny, bigyan niyo sila ng wisdom and also preparation for their wedding, Panginoon. Not just mentally, Panginoon, and also spiritually, Panginoon, na makita nila na kayong nagkumikilos sa bagay na ito. At dinadalangin din po namin, Panginoon, sila Brother Kevin and also Sister Sheila as they're preparing for this December. And also I pray din sa mga mother na someday, Panginoon, or na manganganak, Panginoon, nitong mga naka-line up na ito. We pray for the financial needs, also the health, good health sa mga baby na kanilang ilalabas, Panginoon. I pray for Sister Teen and also Sister Shine Susana, Panginoon. I pray, Panginoon, na kayo pong patuloy na magpaalala sa mga miyembro ng La Loma Baptist Church how important our prayer meeting today. So they come it not for any intention but to glorify you and to worship you. We pray also for the message of God's word to tonight. I pray for the empowerment of our speaker. Kayo din pong magigay sa kanya ng wisdom at empowerment, Panginoon. At dinangin po namin ang bawat awitan. Ready niyo po ang aming puso na umawit. Buksan po namin ang aming bubig, aming puso, upang manamnam ang inyong mensahe sa awitan. At pray din po namin ang mga susunod pang, Panginoon, na programa ngayong prayer meeting na ito. Kayo pong manguna at magpala, Panginoon. At kayo ang aming niluluwalhati, Panginoon, sa kalagitnaan ito, patuloy. At kayo pong aming tinataas,
Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus, amen and amen. Tayo po ay tumayo at tawagin po natin si Brother Kent to... Thank you, sir. Tayo po lahat ay umawit para po sa Panginoon, amen? Let's start this service with singing at the cross, amen? Hymn number 323, amen? Hymn number 323, at the cross, amen? Where I first saw the light, on the first, second, and the third stanza. On the first now, ready, sing! Allah, we're good. My Savior bled, and in my sovereign die. Would he devote that sacred head for sinners such as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. On the second now, was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy on earth. Well might the sun in darkness shine, and shut his glories in, when Christ the mighty maker died for man that creature see. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Great singing. At kantay po natin ng one more song, 347, amen. And can it be, amen? And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood, amen? It can it be. Let's sing the first, second, and the third stanza po. Samahan po natin yung full-time choir. Samahan niyo po rin ako sa pag-awit ito. Right now, on first. And can it be, amen, that I should gain an interest in the Savior? Died he for me, who caused his pain for me, who him to death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for everybody? Amazing love, amen. How can it be that thou, my God, should die for me? On the second now, he left his father's throne above, so free is he, oh, infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled, amen, the helpless race. 'Tis mercy are immense and free. It found out me. Amazing love, amen. How can it be that thou, my God, should die for? Are you ready on the third now? No.
fast bound souls, sin and nature's night and I. Thine eye diffuse a quickening ray. I walk the dungeon flame with love my chains. My chains fell off, my heart was free. I rose, went forth, and followed thee. Remember now, amazing love, how can it be ready that thou, my God, should die for me? Amen. Amazing love. Great singing. Pwede po tayong mga po at pangingan po natin yung full-time choir po para sa ila pong awitin. Amen. Thank you, choir, for that wonderful singing. At tayo po lahat ay tumayo ulit.
At tayo po umawit na isa pong awitin, The Comforter Has Come. Amen. 386. Amen. The Comforter Has Come. This is the promise of the Lord, of the Comforter, and that is the Holy Spirit. Amen. Oh, spread the tidings round. On the first now, ready, sing. Oh, spread the tidings round wherever man is found, wherever human hearts and human roots abound. Let every Christian tongue proclaim the joyful sound, the Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promise give. Oh, spread the tidings round wherever man is found, the Comforter has come. Thank you, choir. The long, long night is past, the morning breaks at last, and has your dreadful wail and fury of the blast. As o'er the golden hills, the day advances fast, the Comforter has come. Everybody now. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promise give. Oh, spread the tidings round wherever man is found, the Comforter has come. On the third now. Lo, the great King of Kings, with healing in his wings, to every captive soul a full deliverance brings. And through the vacant cells, the song of triumph rings, the Comforter has come. Everybody now, the Comforter has come. The Comforter has come, the Holy Ghost from heaven, the Father's promise give. Oh, spread the tidings round wherever man is found, the Comforter has come. Amen. Maraming salamat po. Pwede na tayong maupo, sir. Amen. So, meron po ba tayong mga bisita ngayong Wednesday prayer meeting natin ngayong gabing ito sa ating kaliwa sa gitna? Meron po bang mga first time, man? So, mela po, batiin nyo yung mga katabi, man. Baka minsan nyo lang siya mabati, at least ngayon nabati mo siya, man. So, purihin ng Panginoon sa atin, tayo magkakasama sa ating prayer. Sama natin sa prayer meeting, sama natin si Pastor Ramil na nasa Cebu ngayon. Pag-iingat ng Panginoon sa kanila, pabalik dito bukas, no? So, pinapatid niya ang kanyang pakikisa sa ating prayer meeting sa pamamagitan ng naka-live siya. Amen? So, meron pa ba tayong mga first time? Kung wala, ba't hindi natin yung mga may birthday, man? Birthday ni Sister Merlinda, man? March 24. Happy birthday, March 24, Sister Elisa de la Cruz. So, dito siya ng Sunday. March 26, si Ara Halili. And Brother Mark Alipio, March 26. Happy birthday, Sister DJ. Hindi ba Sister DJ? At ngayon po ba yon? Happy birthday po, Sister DJ. And Sister Aying, March 27, happy birthday. At si Bashti, March 28, happy birthday. And si Brother Paolo, March 29, happy birthday. And also Brother Patrick, amen, at March 29. Sister JB Lugalan, formerly graduate sa ating Bible College, kapatid ni Sister Desai, happy birthday. And also Veronica Langrio, March, you know, Bible College natin. And Sister Rossi Nabarro, March 30. Happy birthday. And happy birthday din kay March 30, si Judy Perez. Happy birthday po. At si Amelia De Rama, March 30. Dahil palang March ngayon, ano? At March 31, si Jabez Alde Agabao. Happy birthday. At March 27, anniversary pa to or birthday? Ano to? Anniversary or happy birthday?
Sabi ito si Brother Rex, si Pastor Rex ang makakapagpatotoo niyan. Ano yan? Anniversary nila, March 27. Mr. and Mrs. Masquete, happy anniversary. Man, so meron pa ba? Birthday din ngayon ng ating Pope, si Brother Jeff. Man. Jeff Papa, amen. Okay. Bukas, no? Brother Jeff. Happy birthday, man. So, happy birthday, Brother Jeffrey Papa. Okay, meron pa ba? May mga birthday na ayaw nating makaligtaan. So, alam ko malamig ngayon sa ating church. Tayo lahat ay tumayo at kamay natin ng mainit ang bawat isa at sa pagtanggap at sa pagkamusta sa ating prayer meeting. And also, we want to congratulate Sister Miara na nakapasa sa kanyang MedTech, man, board exam. Meron pa bang mga nakapasa po? Amen. So, praise God. Take time to shake hands one another and to greet one another. Sa mga nasa live, mag-stay lang po tayo dyan at welcome din po kayo kung may first time po man tayong viewers na nandyan. Habang po tayo bumabalik sa ating mga puan, let's sing our welcome song, Welcome to LBC. Ready now, sing! Welcome to LBC. It is the church where you belong. Welcome to LBC, where every heart is filled with song. Our message is from God's word, of Christ the living way. LBC welcomes you today. Tagalog! O maligayang bati sa panambahan ni Kristo, dito sa LBC, ang simbahan na may puso, ang tanging tinuturo ay salita ng Diyos. LBC, bumabati sa inyo. Awitan muna po natin yung may mga karawan this week. Amen? Let's sing happy birthday. Ready now, sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Only one will not do. Born again means salvation. How many have you? Sweeter. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper. Jesus' love is sweeter. Amen. Pwede na po tayo maupo for some announcement po. Ilang mga paalala po na iniwan ng ating pastor. Once again, sama natin sa prayer ang ating pastor. Kanyang pagbalik dito, nasa Cebu sila sa Katipunan, Bible Baptist Church. Pastor Kent Gisalba ang pastor doon dahil may missions conference doon. And ito yung mga iniwan ng mga announcement ng ating church service. Maging matapat tayo. 8:30 ng umaga, maging faithful tayo dyan, huwag tayong malate. And also 5 p.m. sa afternoon, kung nagawa nyo ng mag-church ng umaga, tapusin nyo yung Sunday school. And also sa afternoon, bumalik tayo. Amen? So remember the Sabbath day to keep it holy. Amen? Yung hapon, holy pa rin yan kasi Sunday yan. And also 3 p.m. singles and youth fellowship. And Awana, sabay po yan na ginaganap ng 3:30 or 3 o'clock. At ito yung mga attendance namin nung March 17. At sa adult and young people natin ng umaga, meron tayong 300
12, and also sa hapon meron tayong 261 ating children ay nandiyan tayo nag-run about 109, and sa hapon 70 with the total 421 and 331. At total of visitor 10, at praise God, amen. So patuloy tayong maging matapat at ito po ay church ng Panginoon at magmamarahan lang na invite natin sila to come to our church. And also, Sunday school lesson natin, nandun tayo sa lesson of faith promise, yan, lesson 4, at the importance of faith promise offering, amen. So, mahalaga po yan na ma-recall tayo bakit tayo nagkakaroon ng commitment, especially sa pagbibigay sa larangang mission, amen. So, sa, and also, soul winning natin, Thursday, at kung kayo po ay pre, amen, lalo na ngayon, yung tao, malambot ang puso kasi Holy Week ngayon, amen? Iba malungkot ngayon, eh, no? Kasi patay daw yung Diyos sa kanila, amen? Sa atin, buhay na buhay, amen? So, kaya pag soul winning tayo tomorrow, 6 p.m. at Thursday po yan, every Thursday, at nagpupunta po tayo sa mga ibang routes, lalo na maraming mga, anong tawag dito, bisita iglesia ngayon, diba? So, sama natin sa prayer na makapag-win tayo at sila'y makakilala sa Panginoon. Alam niyo man po natin na the most display na love ng Panginoon at neglected love is yung nasa cross. But praise God, that's a powerful love na in-express ng Panginoon. Sa Friday, meron din po tayo, 5 p.m. Masama po kayo sa mga worker natin at also our student of my Bible College. At kung hindi kayo makadalo ng Thursday at able kayo na makapunta ng Friday, umpisa po yan ng 5:30 p.m. At sa Bible Institute classes natin, nasa Block 7 na po tayo. At 6 p.m. po yan. At 8 p.m. sama natin next school year ay maraming madagdag sa ating Bible Institute. Hindi lang sa Bible Institute, sa ating Bible College. Amen? So Monday, 1st and 2nd Thessalonians. Si Pastor Kenny ang nagtuturo dyan. And the Tuesday, pastoral epistle si Pastor Ramil Olalia, ang ating pastor. And good news classes every Saturday, 8 a.m. Last Sunday ng hapon, na-mention ni Pastor na mas sumasama na tayong mga adult, amen, na member ng La Loma Baptist Church, amen. At yung mga member natin, encourage natin na kayo ay makasama dyan sa good news classes. 8 a.m. po yan. So, pray din natin yung ating mga upcoming event. At Resurrection Sunday, our guest speaker nito, Pagkabuhay, amen, buhay na buhay, Missionary Ricky Mabaza, our missionary to Thailand. Okay, and then also April 21, our Lord Supper. No? So, pag-pray natin yan on time. And sa mga ating mga paid promise holder, meron po daw tayong giveaways na mug, amen. So, i-claim nyo na kay Kuya Marlon, okay, Sir Marlon Rebatado, amen. So, ito po yung sample po ito, you know, ng mug. Amen. So, kung kayo po ay holder ng commitment ng faith promise, bless kayo na makakuha kayo nito. Amen. Pero kung wala ka pa, mag-commitment ka na para may baso ka. Tapos, mag-commit. Amen. Mag-commit. Amen. At para kayo ay masarap ang pagkakape pag nagpo-fulfill tayo ng commitment. Amen. So, mag-commit. So, yan po ang ilang mga paalala ng ating pastor. And Wednesday prayer meeting, maging matapat tayo sa ating midweek service. At meron ba tayong mga updates sa ating mga offering? At yan po ang ating update. Yan. Sa 800,000 po. Amen. To God be the glory. At hopefully this Sunday ay ma-fulfill natin yan, no? Before end ng March. Amen. So, purihin ang Panginoon sa patuloy na maging matapat at nagtatapat sa biyaya ng Panginoon sa ating mga commitment. Amen. So, may balance pa tayong nasa 108. Pag-pray natin yan at na may provide ng Panginoon yan at marami pang mga missionary na masuportahan. Amen. So, and also sa our building fund, meron tayong 130,515, and also sa building fund ba to? Online transaction, may pumasok na 21,700, and also our Pastor Gilbert Toquero Multipurpose Hall, meron tayong nandyan na 29,005 pesos. And also, yung mga yan. Meron tayong 78 cards at na pumasok. So, pag-pray natin,
na seryosohin natin yung mga commitment na yan. May monthly tayo na 50 cards and weekly it na sa 23 cards, one time 5 cards ang pumasok at yan yung total na sa 1,596. Okay? So sama natin sa prayer at yun pa yung mga ibang update with the total in one year na kaya nating makapagbigay ng 14 million. Amen? Kaya ba natin yan? Hindi po natin kaya yan, pero kaya ng Panginoon yan. Amen? So when we trust God. Amen? So our monthly goal, ayan, nasa 945,000. At iniwan ng ating pastor ang kanyang commitment at ganun din po kami para sa inyo at sana ganun din po ang inyong offering ay dala-dala nyo rin to worship the Lord, ang part na yan. At yung mga flowers for Christ, at yung mga announcement na yan, at kayo po ay maging blessing po kayo every Sunday. So tayo po lahat tumayo, tayo po'y umawit muna, at after nating umawit, tayo po'y mananalangin for our offering, and then tayo po'y magbigay. Amen? And to prepare our hearts in our offering, let's sing Blessed Assurance. Amen? Blessed Assurance. We're thankful for God for His assurance of salvation to each and every one of us. Amen? On the first night, ready, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here of salvation, purchase of God. Born of the Spirit, washed in His blood. Remember now. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Pray po tayo, sir. Let's pray. You go all of it, matapo. Let's pray our Father God and Heavenly Father. We praise and thank you, Lord, this time. Na muli, O Lord God, kami po ay nagtipon upang sambahin ka sa Espiritu at Katotohanan, Panginoon, O Lord God. Salamat po sa araw na ito na binigyan mo kami ng kalakasan, physical at kalakasan spiritual, O Lord. Kainin po sa aming mga trabaho. We praise you and thank you, O Lord God, sa mga blessings na aming natanggap. At sa oras na ito, kami pa ay magbibigay ng aming mga offerings. Every day, O Lord, na linisin niyo po ang aming puso sa aming pagbibigay. Upang maging katanggap-tanggap ito at magamit nyo sa inyong gawain, Panginoon. We pray, Panginoon, na gawin mo lamang po kaming turuan kaming magbigay at mag-serve, Panginoon. At salamat po muli. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you.
Amen. Ang ating pong tagapagsalita. Amen. At sa ating staff, amen, kasama natin sa staff. At oftentimes, kasama ito ng ating pastor sa mga lakad niya. Amen. At also, faithful na sa mga errand ng ating pastor, nandyan siya para ipag-drive to. Again natin si Brother Joben or Preacher Joben to challenge us this evening. Again natin patatagalin, amen. Kung sa mundo ay papatay pa lang ang Diyos sa atin, buhay na buhay, amen. Kaya makapakinig tayo ng salita ng Diyos dahil ang ating Diyos ay buhay galing sa preacher natin ngayon. Amen. Naiwan natin yung sarili ko doon. Grabing kaba, no? So, magandang gabi sa bawat isa. No? So, it's a privilege na muli ako makatayo sa harapan niyo po, ano? Although, yung prayer ko po lagi is not, hindi po ako worthy sa mga bagay na ito, pero isang privilegio lamang po aking pagpapasalamatan na nabigyan po tayo ng isang opportunity po na muli makatayo, no? So, ako'y nagpapasalamat sa ating butihing pastor. Okay? So, more than 2 years akong naglingkod na sa kanya sa pagdadrive, no? So, salamat po muli, Church, sa inyong pagtiwala sa akin na ako mo'y laging inyong piluto ng inyong butihing pastor, no? Kaya, include niyo po lagi kami sa prayer at sa kanilang pag-uwi po bukas, no? So, thank you so much, Pastor. So, buksan na po natin ang ating Biblia. Hindi na po tayo magtatagal sa Judges chapter 6. Judges chapter 6. Actually, gusto ko pong matapos agad. No? Judges chapter 6. Verse 11 to 16. Basahin po natin ang salit-salita ng Judges chapter 6. Verse 11 to 16. Andiyan na po ba kayo? Okay po, basahin po natin ang Judges chapter 6. Verse 11 to 16. Ako po sa 11. Din kayo po sa verse 12. At pagdating po ng verse 16, ay sabay-sabay po tayo. Amen? Ay, sabi po dito sa Judges chapter 6, verse 11, "And there came an angel of the Lord, and sat under an oak which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abizrite, and his son Gideon threshed by the winepress, to hide it from the Midianite." Verse 13, "And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracle, which our father told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hand of the Midianites." Verse 15, "And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house." Verse 16, sabay-sabay po tayo. "And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianite as one man." Mag-pray muna po tayo. Just praying, Lord God and Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyo pong katapatan po sa aming buhay. Maraming salamat sa bawat isa na inyo pong hinimok, Panginoon, at naparito sa bahay panambahan to praise you and worship you, O God. Ikaw din po mag-bless sa aming pong kalagitnaan po ng aming service, ang pagbulay-bulay po, Panginoon, ng iyong salita. Tulad niyo po kami bigyan ng karunungan at kaalaman ang bawat isa. Ganun po ako, Panginoon, sa pagtayo sa harap po ng aking mga kapatiran. Ikaw po nga patuloy na mag-work ang iyong banal na espiritu at gabayan kami, Panginoon, sa pag-aaral. Maraming salamat po, God. Ito pong amdalangin sa Pana Jesus. Amen. So, makita po natin dito, mga kapatid, in Judges chapter 6, verse 11 to 16, ano, ay may mga senaryo po na isang bagay na mapupulutan po natin ang aral. Di ba po? At gustong-gusto ko po lagi pag lalo po sa mga Bible study, no? Napakaganda po na laging ginagamit yung tao sa Biblia na pagpupulutan po ng aral. Hindi po yung buhay natin. Di ba po? Kasi minsan po, hindi po maniniwala yung tao sa buhay po natin. No? Kaya napakaganda po itong buhay na ito, ng tao ito, na ating pong pag-aaralan.
No, ang pangalan po niya ay si Gideon. Okay? So, kung dadaanan lang po natin, no, itong Judges, although makikita po natin itong Judges ay talagang kung bakit po sila na slave, no, o sila po'y naging alipin. Akalain niyo po 200 years silang naging alipin, no, at iba't iba ang nagiging nag-alipin sa kanila, no? Pagdating dito sa chapter 6, no, ay ito pong si Gideon, although kung chapter 1 hanggang chapter 5, hindi po binanggit itong pangalan po ni Gideon. Di ba? At pagdating lang po ng chapter 6, ay talaga magtataka ka kung sino si Gideon. Di ba? Pagdating po ng chapter 6, mayroon isang tao na tinawag ng Panginoon, okay? Thou mighty man of valor. Okay? Kaya makita natin dito yung scenario po dito, ang presensya po ng Diyos sa kanya. Kaya ang title po ng ating mensahe is The Presence of the Lord unto Gideon. Okay? So makita natin ito that God called Gideon as a mighty man of valor. Makita po natin sa verse 12 po, no? And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. Okay? Ang anghel po ng Diyos ay nagpakita dito sa kay Gideon, okay? At ang sinabi po niya na ang Diyos ay nasa iyo. Okay? At tinawag po siyang the mighty man of valor. Mga kapatid, Gideon, God's chosen, was full of question. Kung babasahin po natin yung itong talata, si Gideon po dito ay imbis na dapat matuwa siya, no? Nung nakita po niya ang anghel na nagpakita po sa kanya. Okay? Tingnan niyo po sa verse 13. At tinawag pa ng anghel si Gideon, no? Na the mighty man of valor. Pero tingnan niyo po sa verse 13, ang sinabi po ni Gideon. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why does all this befallen us? Di ba po? And where be all his miracles, which our father told us of saying, Did not the Lord bring us up from Egypt, but now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hand of the Midianite? Mga kapatid, kung titingnan po natin, wala pa pong pinapagawa ang Diyos kay Gideon, nag-complain na po. Di ba po? Kaya alam mo po kung tayo, kung ilalagay po natin ang sarili natin sa buhay po ni Gideon, hindi po tayo malayo para sa kanya. Di ba po? Ang Diyos may pinapagawa po sa atin, mas madali tayong mag-complain, hindi ko kaya yan. Di ba po? Yun po ang laging na thinking natin agad. Kaya hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Attitude. Di ba po? Attitude. Tingnan niyo po, no? No? Makita natin si Gideon, hindi man lang niya napansin kung gaano kaganda yung sinabi ng Diyos o ng anghel para sa kanya. Ang sinabi ng anghel, Gideon, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Di ba po? Alam mo, kung titingnan natin si Gideon, hindi po niya nakita yung pagkakilanlan ng Diyos sa buhay niya. Kaya point number one po makita natin dito, we need to discover our identity to God. Di ba po? Tinawag nga siyang the mighty man of valor, pero hindi niya po nakita kung anong pagkakilanlan ng Diyos sa buhay niya. Di ba po? Mas madali sa kanya mag-complain. Di ba? Sinabi niya, no, kung talaga ang Diyos ay totoo, sabi niya, Oh my Lord, if the Lord be with us, kung talagang nasa amin ang Diyos, bakit niya hinayaan ito? No? Why then is all this befallen us? At ito pang sinabi niya, Where be all his miracle, which our father told us? Di ba po? Wala pang sinabi ang anghel kung anong gagawin niya eh. Di ba? Tinawag lang siyang the mighty man of valor. Okay? Kaya tayo, magtaka tayo kung bakit hindi tayo tinatawag na thou good and faithful servant. Kasi wala pang ang pinapagawa ang Panginoon, nagko-complain na po tayo. Di ba po? Alam nyo, napakatuwa ang sinabi sa Psalms 133 verse 1. No? How good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in the unity. Di ba po? Napakagandang masdan ang bawat isa na nagkakaisa sa gawain. Di ba po? Kaya makita natin dito, we need to discover our identity to God. Paano ba masasabi na ikaw ay may pagkakilanlan sa Yes, we are the son of God. Binigyan tayo ng karapatan ng anak ng Diyos, pero hindi po natatapos doon. Dapat makita yung pagkakilanlan mo kung ikaw ay na kay Kristo. Amen? Si Gideon po, attitude ang naging problem eh.
Okay? The Lord is with thee. Sinabi na nga ng anghel, no? Na the Lord is with thee. Okay? Minsan kiniklaim natin yung Hebrews. I will never leave thee nor forsake thee. Di ba? Pero minsan kung titingnan natin yung sarili natin, hindi po makita yung pagkakilanlan natin na tayo na kay Kristo. Di ba? Sayang lang po yung kiniklaim natin na si Kristo yung nasa atin. Di ba? Kaya what is your identity to God? Ano ang iyong pagkakilanlan sa Panginoon? Okay? Si Gideon, tinawag siyang the mighty man of valor. God saw Gideon as a mighty warrior. Ikaw, paano ka ba tingnan ng Panginoon? Okay? Ikaw ba'y tapat sa gawain ng Diyos? Ikaw ba'y naglilingkod sa gawain ng Diyos? Di ba? Minsan, naisip niyo po bang sabihin sa sarili niyo, tinitingnan mo ang Diyos, pero ikaw, paano ka tingnan ng Diyos ang buhay mo ngayon? Di ba? Nakakatuwa na maraming nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Nakakatuwa na marami kang maririnig na testimonya kung paano sila ni-bless ng Panginoon. Kasi yun yung tingin ng Panginoon sa kanila. Di ba po? God saw Gideon as a mighty warrior. Gideon saw himself as one rejected by God. Yan po yung nakita niya sa verse 13. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, ibig sabihin po, agad-agad, nireject niya ang Panginoon. Di ba po? Ang sinabi ni Gideon, no? Oh my Lord, if the Lord be with us, why does all this befall in us? Okay? At ang sabi niya pa dito, and where be all his miracle, which our father told us of saying, did not the Lord bring us up from Egypt? Di ba po? Nireject niya agad ang Panginoon. Okay? Mga kapatid, tandaan po natin, minsan nare-reject po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Alam niyo po ba na kung gaano katapat ang Diyos tumingin sa buhay po natin? Bawat pagkakamali mo nakikita ng Diyos, bawat ginagawa mo nakikita ng Diyos yan. Tandaan niyo po mga kapatid, God knows you more deeply than you know yourself. Tandaan mo, yung nakikita mo sa sarili mo, kulang pa yan. Mas marami pang nakikita ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya magpagamit tayo sa Panginoon. Okay? Knowing God knows you more deeply than you know yourself. Tandaan po natin, minsan kasi, hindi po nakikita ang pagkakilanlan natin sa Panginoon. Dalawang bagay po ang meron tayo. Attitude. Pangalawa, unbelief. Okay? Unbelief. Minsan hindi tayo naniniwala. Okay? Si Gideon, ganun pong ginawa niya. The Lord is with thee. Pero anong sinabi niya? No? Di ba ang Diyos ang nagdala sa amin sa Egypt? Bakit ngayon? But now, the Lord hath forsaken us. Bakit niya kami iniwanan? Okay? At sabi niya, and delivered us into the hand of the Midianite. Unbelief. Okay? Mga kapatid, knowing your identity in Christ, build in confidence and spiritual strength. Yung pagkakilala mo sa Panginoon o pagkakilanlan mo sa Panginoon, dapat yung maging, mga kapatid, yun yung nagdadala na magkaroon ka ng confident. Di ba? Alam niyo po ba na meron tayo nung nakaraan, meron tayong enlistment. Okay? Yung iba, nagsulat naman. Yung iba, saan na? Mga kapatid, maging totoo ka sa harapan ng Diyos. Okay? Makita dapat yung iyong pagkakilanlan sa harapan ng Diyos. Knowing your identity in Christ, build confidence. Okay? Yung nakikilala mo, the more pa nakikilala ang Diyos, nagkaroon ka ng confident. Okay? Ano sabi sa Romans 8:31? Romans chapter 8, verse 31. If God be for us, who can be against us? Romans 8:31, what shall we then say to these things? If God be for us, who could be against us? Di ba? Kung talagang ang Diyos na sa'yo, eh, wala pong maging against para sa'yo. Di ba po? Confident ang dapat meron ka. Eh? And also, dapat meron kang spiritual strength. Di ba po?
Alam niyo po mga kapatid, okay? Kung hindi mo gaano nakikilala o hindi ka gaano makikilanlan sa Panginoon, si Satan po active lagi. Anong gagawin ni Satan? Satan wants you to be ignorant of your status as a child of God. Totoo yan. Gawin kang mangmang ni Satan sa harapan ng Diyos. Kaya mag-ingat ka. Di ba po? Mag-ingat ka. Ang Panginoon nga eh, ni-tempt, pero hindi nadala. Di ba? Hindi naging mangmang ang Diyos. Kaya tayo mga kapatid, paano ka ba tinitingnan o paano ba makikita ang iyong pagkakilanlan sa harapan ng Diyos? Okay? Kaya we need to discover our identity to God. Gumising ka kapatid, tingnan mo kung ano ka sa harapan ng Diyos. Amen? We are saved to serve. Amen? Kaya ka naligtas para mag-serve tayo sa Panginoon, hindi yung wala kang ginagawa sa harapan ng Diyos. Amen? Si Gideon po, makita po natin dito, no? At makita natin dito na kung saan si Gideon ay hindi po niya nakita ang yung pagkakilanlan niya sa harapan ng Diyos. Okay? We need to discover our identity to God. Pangalawa po, makita natin dito sa verse 14. And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianite. Have not I sent thee? Ano pong makikita natin dito sa verse 14? No? And the Lord looked upon him. Tingnan niyo po yung talata dyan. And the Lord looked upon him. Pagkatapos po ang anghel nagpakita kay Gideon at sinabi niya, The Lord is with thee. At ang sinabi, Thou mighty man of valor. At sa verse 13, si Gideon po ay nag-complain, nireject po niya ang Panginoon. Pero ito lang sagot ng Panginoon sa verse 14. And the Lord looked upon him. Tingnan niyo po yung ano ng Panginoon, response. Anong ginawa niya? Tiningnan niya lang si Gideon. Okay? May something na nakikita ang Diyos sa buhay po ni Gideon. At ang sabi dyan, And said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianite. Have not I sent thee? Ito po yung nakikita ng Panginoon. Okay? Kaya dapat makita din natin ito. We need to desire and experience the reality of God. A desire. Kaya nga sabi ng Panginoon, And the Lord looked upon him, kasi nakita ng Diyos na itong si Gideon, wala pa pong experience. Okay? Hindi pa po niya na-experience kung gaano katotoo ang Diyos sa buhay niya. Alam niyo po kung bakit? Ang sinabi niya kasi dito, sa verse 13, balikan po natin. Ang sabi niya, okay? And where be all his miracle which our fathers told us of saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hand of the Midianite? Ibig sabihin po, kung titingnan natin yung talata, wala pa po siyang karanasan kung anong ginawa ng Diyos sa mga taong ito. Okay? Kaya ang ginawa ng Panginoon, and the Lord looked upon him. Yan po ang nakita ng Diyos sa buhay po ni Gideon. Na i-desire niya na ma-experience po ang pagiging totoo ng Diyos sa buhay po niya. Di ba po? Kaya ganun din po tayo mga kapatid. Dapat i-desire po natin na kung gaano katotoo o ang experience, kung gaano katotoo ang Diyos po sa buhay natin. Okay? Gideon has heard stories about God, but he himself had not experienced God. Ang dami niya pong narinig o kinuwento sa kanya ng kanyang magulang patungkol po sa Diyos, yung ginawa ng Diyos sa nung nilabas sila sa Egypt. Pero si Gideon hindi po niya na-experience eh. Kaya kung ganun na lang ang sinabi ng pang-ang sa talata, And the Lord looked upon him. Okay? At ang sabi, and said, Go in this thy might. Humayo ka sa iyong kalakasan. Kasi ang gusto ng Diyos, pag hindi ka humayo, hindi mo ma-experience kung gaano katotoo ang Diyos sa buhay mo. Di ba po? That's a blessing ang mga missionary ngayon. Sila'y humayo. Kasi patunayan nila na talaga ang Diyos ang kanilang dala. Di ba? Go in this thy might, sabi ng Panginoon, And thou shalt save Israel from the hand of the Midianite, have not I sent thee. Di ba po?
Makita natin dito, si Gideon, ang dami po niyang narinig na kwento patungkol sa Diyos, but he himself had not experienced God. Alam niyo po, dito makikita ko, alam mo, inaaral ko ito. Gusto kong sabihin ito sa mga young people. Totoo ito, no? Ang mga magulang niyo, ang dami ng patutuo na naranasan nila, na experience nila, ang pagiging totoo ang Diyos sa buhay nila. Mga young people, bakit hindi niyo sundan ang experience na naranasan ng magulang niyo? Na maging patutuo din kayo. Amen? Alam niyo kung paano na lang, tumatanda ang mga members sa church. Totoo yan. Reality yan. Mga young people ngayon, gumising kayo. I-desire nyo sa buhay nyo na maranasan nyo kung gano'ng katotoo ang Diyos sa buhay nyo. Totoo po yan. Ako, na-experience ko po. 3 months akong nagkasakit. Okay? Lumayo ako sa Panginoon. Nag-backslide ako. No? Alam ni Sir Harold yan, alam ni Doc Arvin yan. 3 ospital, walang finding po sa akin. Dinala ako sa Ramos, dinala ako sa Jose Reyes. Buwat-buwat ako ni Kuya Edgar doon sa second floor. Tapos pinakadulo pa ang room. Tapos dinala ako doon sa Mindanao Avenue. Walang finding po. Alam niyo po ang nangyari sa akin? Namatay lahat ang ugat ko. By the grace of God na lang kung bakit ako nakatayo ngayon sa harap niya. Na-experience ko po kung gaano katotoo ang Diyos sa buhay ko. Alam po, inaantay niya lang, magsisi ka lang, patatawarin ka niya. Nakita ko po yung buhay ko nung isang kapatiran lumapit sa akin doon nung ako ay nakahiga lamang doon sa higaan, hindi na ako makatayo. Halos hindi na maituwid yung aking kamay dahil patay na lahat yung aking ugat. Lumapit ang kapatiran at naibahagi niya sa akin yung Mark chapter 2. Verse 5. Yung 4 na magkakaibigan na buhat nila yung kanilang kaibigan na nakahiga doon, na kahit anong gawa nila ng paraan, hindi sila makapasok, dinaan sa bubong, binutas o palang mailapit sa Panginoon. Alam mo, pakatid, nakakita ko yung buhay ko na ang Diyos totoo sa buhay ko. Seryoso po siya, mga kapatid. Subukan mo mag-backslide, may experience mo kung gaano kapaluin ng Panginoon. Di ba? Pero wag mo nang subukan, kapatid. Baka hindi mo kayanin. No? Mga kapatid, we need to desire and experience the reality of God. I-desire lang natin na ma-experience kung gaano katotoo ang Diyos sa buhay po natin. Si Gideon po, no? Many people have more knowledge about God today but not experience the reality of God in their life. Totoo po yan. No? Maraming tao ngayon, maraming alam patungkol sa salita ng Diyos, pero hindi nila alam kung paano ma-experience ang gano'ng katotoo ang Diyos sa buhay nila. Eh, pumunta ka nga lang sa Facebook ngayon, maraming nagdidebate. Di ba? Knowledge. Knowledge lang po yan. Kasi alam niyo po kung bakit ang tao may experience kung gano'ng katotoo ang Diyos sa buhay niya, hindi siya sasama dun sa debate. Totoo yan. Alam niyo po kapag ang tao na experience kung gano'ng katotoo ang Diyos sa buhay niya, hindi siya magpo-post sa Facebook ng kanyang pangangailangan. Totoo po yun. Hindi po siya magpaparinig sa Facebook. Kasi na-experience niya kung gano'ng katotoo ang Diyos sa buhay niya. Yan po ang totoo, mga kapatid. Okay? Si Gideon, hindi po niya na-experience kung gano'ng katotoo ang Diyos sa buhay niya. May alam lang po siya. May knowledge lang po siya patungkol sa ginawa ng Diyos sa lugar na sa mga taong ang kanyang mga magulang. Okay? At makita natin dito, mga kapatid, Gideon should be interested to convert his knowledge of God into experience. Tayo po ba, mga kapatid, interested pa ba tayo? Interesado pa ba tayo na yung ating kaalaman ay mapalitan po ng experience kung gaano ka totoo ang Diyos sa buhay po natin? Okay? Alam niyo po, kanina sa devotion, sinabi ko po sa kanila, ang pagsuko ko ng buhay sa Panginoon ay isang bagay na makikita mo, na mararanasan mo kung gaano katotoo ang Diyos sa buhay mo. Yung iwanan mo yung trabaho mo, dahil alam mong kailangan ka ng magulang mo para masuportahan sila,
iiwanan mo dahil lang sa gawain ng Panginoon. Di ba? Ako nagpapasalamat, mga kapatid, okay, na hindi ako napunta sa ibang simbahan. Okay, nagpapasalamat ako na ako'y napadpad ng Laloma Baptist Church. Ako'y nagpapasalamat kay Sir Harold, no, kahit dahil sa katigasan ng mga ulo namin, ay pinipilit kaming dalhin sa bahay panumbahan. Di ba po? Sana ganun din po tayo, no? Kung may mga trabahante po tayo, pilitin niyo po, no? Kayo'y pagpalain po ng Panginoon. Di ba? Ilan po kami, apat po kami na naging bunga sa Bible study nila Sir Harold. Eh? Kami po ay naging bunga dahil sa pagpursige. Eh? At nakita namin kung gano'ng katotoo ang Diyos sa buhay po namin. Eh? Makita natin dito, mga kapatid, no? We need to desire, okay? We need to desire and to experience the reality of God. Makita natin sa verse 14, and the Lord looked upon him and said, go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianite. Have not I sent thee? Makita natin dito, dinisar po ni Gideon na ma-experience kung gaano katotoo ang Diyos sa buhay niya. Ano po ang ginawa niya dito? Humingi po siya ng sign. Okay? Kaya makita natin sa verse 17, and he said unto him, if now I have found grace in thy sight, then show me a sign that thou talkest with me. Di ba? Humingi po siya ng sign. Kaya pagdating sa verse 36, ito po yung sign na ginawa ni Gideon. And Gideon said unto God, if thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said, behold, I will put a fleece of wool in the floor, and if the dew be on the fleece only, and it be dry upon all the earth, beside then shall I know that thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said. Humingi po siya ng sign. Okay? Nilagay po niya itong fleece of wool, no? At sinabi po niya na itong portion na ito dito ko ilalagay at sana ito lang ay maging basa at ang palibot ay tuyo. Pero ano pong ginawa ng Panginoon sa verse 38? And it was so, for he rose up early in the morrow, that rushed in the place together and wringed the dew out of the place, a bowl full of water. Okay? At ang sinabi niya naman dito sa verse 39, and Gideon said unto God, let not thine anger be not against me, and I will speak but this once, let me prove, I pray thee, but this once with the place, let it now be dry only upon the place, and upon all the ground, let there be dew. Anong sabi sa verse 40? In God dead so that night, for it was dry upon the place only, and there was dew on all the ground. Alam niyo po, mga kapatid, minsan, okay, tayo po ay hindi agad, no, dinidesire, kundi tayo ay humihingi pa minsan ng sign, eh. No? Sinyalis ba? Inaantay natin yung sinyalis, saka tayo maniniwala, no? To see is to believe, ikamo, no? To see is to believe. Mga kapatid, we need to discover our identity to God, and we need to desire and experience the reality of God. Pangatlo po, no? We need to dare to step in faith toward God. No? Magkaroon lang tayo, mga kapatid, kailangan po natin na magkaroon ng lakas ng loob na huwakbang ng ating pananampalataya tungo sa Panginoon. Di ba? Si Gideon po, no? Gideon was commissioned to attack Israel, massive enemy, and only with that, what he had at hand. Inutusan po siya ng Diyos, no? Kaya tinawag po siyang the mighty man of valor. At makita po natin dito, okay? At ang sabi niya dito sa verse 16, and the Lord said unto him, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianite as one man. Alin po, mga kapatid, sa verse 16, ang sinabi po niya, surely, assurance po. Alin po kung bakit, balikan niyo po yung verse 1. Ang sinabi po yan sa verse 1, kung sino po ang nagbigay sa kanila sa Midianite. Sa verse 1, ang sinabi, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of the Midian's 7 years. Sino daw ang nagbigay sa kanila sa Midianite? Ang Diyos. Di ba? Kaya ang sinabi niya dito sa verse 16, and the Lord said unto him, surely, di ba po? Assurance, sigurado, I will be with thee, and thou shalt smite the Midianite as one man. Okay? Pero sometimes,
Ito si Gideon po ang nangyari po sa kanya. Eh, kailangan pa po humingi ng sign eh. Walang pananampalataya. Di ba? Wala akong pananampalataya kaya humingi pa po ng sign. Hindi, wala po siyang lakas ng loob para humakbang sa kanyang pananampalataya. Okay? Gideon could only start out if he believed. Okay? In verse 17, and he said unto him, sige nga, if now I have found grace in thy sight, then show me a sign that thou talkest with me. Hindi po siya hakbang kung hindi po niya makikita ang sinyalis. Ganon din po tayo, even sa ating mga faith promise. No, Lord, magbibigay ako sa aking commitment, Panginoon, kung makita ko lang yung sign kung magkano aking ibibigay. Hindi po ganon. No? Kaya nga faith, pananampalataya, faith promise. Di ba po? Napakahalaga po yun. No? We need to dare to step in faith toward God. Okay? At makita natin dito, Gideon could only start out if he believed in the provision and presence of God. Di ba? Mga kapatid, maraming mga halimbawa sa Biblia, no, na nag-step out sa kanilang pananampalataya. Okay? Si Peter walked in water when he believed. Siya po ay nakalakad po sa tubig nung siya po ay naniwala. Di ba? Nakalakad po, no? Si Bartimaeus was able to see when he believed. Siya po'y nakakita nung siya po ay nanampalataya. Di ba po? The sick woman was healed when she believed. Siya po ay gumaling dahil po sa kanyang paniniwala. Di ba? Kaya kailan pa ba tayo magkaroon ng lakas ng loob na humakbang sa ating pananampalataya? Di ba? Bukas merong medical mission. Okay? Kaya kailangan ng inyong pananampalataya. Okay? Maraming tao na kailangang abutin doon sa lugar na yon. Di ba? Have faith in God. Okay? Only when we believe can we experience the miraculous power of God. Marami sa atin dito naka-experience kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Marami dito nagtitestimony, biyaya na lang ng Panginoon. Why? Because he experienced the reality of God. Why? Because he nagkaroon sila ng lakas na humakbang sa kanilang pananampalataya. Di ba po? Kaya we need to dare to step in faith toward God. Okay? At panghuli, no? Ito na yung makikita natin sa pang-apat. Okay? Ang pang-apat po makikita natin dito. We need to declare our negative thought to God. Si Gideon po, diniclare niya yung kanyang mga negative. Okay? Kaya makita natin sa verse 13, and Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us, and where be all his miracles, which our father told us of saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hand of the Midianite. And verse 15, negative din, and he said unto him, O my Lord, wherewithal shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Mga kapatid, sa buhay po natin, yung mga negative thought po natin, dapat pinapasa Diyos natin. Okay? Kaya nga sinabi, casting all your care upon Him, for He cared for you. Cast thy burden upon Him. Di ba? Dapat yung mga negative thought natin, sinasabi natin sa Panginoon, hindi sa tao. Di ba po? Kaya minsan nakakasakit tayo ng tao kasi yung negative natin, doon natin nilalabas eh. Alam niyo po ba si Gideon? No? Gideon cared about so much negative thought about himself. Pero anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ng Panginoon kay Gideon? Okay? God declared positive things for him. May mga talata dito na ating nabasa. The Lord is with thee, surely I will be with thee. Mga kapatid, hindi pa ba sapat na ikaw ay sasamahan ng Diyos? Di ba? Si Gideon po, he declared the negative thought, pero ang Panginoon, God declared positive things for him. Di ba?
Sabi ng Panginoon, I will be with thee. Okay? Gideon, in time, believe what God told him. Okay? Buksan po natin sa Isaiah 41:10 kung gaano po ang Panginoon mag-encourage sa atin about these positive things. Isaiah 41:10. Isaiah chapter 41 verse 10. Ano sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10? Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, okay? For I am thy God. I will strengthen thee. Ikaw ay palalakasin ng Panginoon. Yeah, I will help thee. Ikaw ay kanyang tutulungan. Kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, I will help thee. And sabi, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Mga kapatid, i-declare mo lang yung mga negative thought mo sa Panginoon. At ang Panginoon, hayaan mo siyang mag-i-encourage sa'yo. Marami kang mga positive thought na mapapakinggan sa Panginoon. Di ba po? Gideon experienced a great victory. Okay? Kung titingnan natin, sila po ay nanalo po sa labanan. No? Na hindi po si Gideon ang ginamit ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang lumaban sa labanan. Kaya nga, magkaroon sila ng great victory. Kung wala na tayong time para buksan yung chapter 7, verse 15 to 25, sila po ay nanalo. Okay? Because he experienced the reality of God. Tapos tiningnan niya kung ano ang kanyang pagkakilanlan sa Panginoon at siya humakbang sa kanyang pananampalataya. At yung mga negative thought niya na magiging hadlang para manalo sa labanan, sinabi po niya sa Panginoon. Kaya ang Panginoon nag-encourage po kasi sa kanya. Kaya ang sabi niya, surely, I will be with thee. Di ba po? Hindi po siya iniwanan ng Panginoon. Mga kapatid, as we close, when we do the work of God in God's way, no need to doubt. No need to doubt. Okay? Just believe God. Have faith in God. Trust God always. Magtiwala ka lang lagi sa Panginoon. Have you known and believed who you are before God? Di ba po? Do you have testimonies of God, of how God has powerfully worked because of your act of life? Dapat lagi mo nakikita ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Pag once nakita mo yung presensya ng Diyos sa buhay mo o naramdaman mo, mga kapatid, isiyasatin mo na kung ano yung pagkakilanlan mo sa harapan ng Diyos. Pangalawa po, dapat i-desire mo na ma-experience kung gaano katotoo ang Diyos sa buhay mo. Napakaganda po na ma-experience mo kung gaano katotoo ang Diyos sa buhay mo. And also, samahan mo ng lakas ng loob na humakbang sa iyong pananampalataya. Amen? At kailangan mong i-declare yung mga negative thought mo sa Panginoon. Mga kapatid, ako naniniwala, you experience the great victory. Okay? The presence of the Lord unto Gideon. Yun lamang po. Pray tayo, let us pray. Lord God and Heavenly Father, Lord, thank you so much for this wonderful thing, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, your word, na amin pong pinagbulay-bulayan. Tunay, Panginoon, ang presensya niyo po ay nasa amin. Tulad niyo lang po kami, Panginoon, na bilang iyong mga lingkod, ay lagi namin nakikita ang aming sarili sa inyo, Panginoon, kung gaano niyo at kung paano niyo po kami tinitingnan, kagaya ng mga tao na tinitingnan kami, Panginoon, bilang iyong mga lingkod. Tulad niyo rin po kami, O God, na i-desire namin na ma-experience kung gaano kakatotoo sa buhay po namin. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na sa aming paghakbang ng aming pananampalataya ay nandyan ka. Kagaya ng pangako niyo po kay Gideon, I will be with thee. Maraming salamat, Panginoon, sa oras nito. Ito po ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po, magkaroon po tayo ng short invitation. Pakiyuko po ng ulo, pakipikit ng mata habang ang piano ay tumutugtog. Mga kapatid, tunay na sinasabi ng Panginoon. Alam niya at nakikita ng Diyos ang kanyang presensya sa bawat isa sa atin. Ang pangako niya, I will be with thee. Ang presensya ng Diyos, bawat isa ay nasa atin. Ang gusto lang ng Diyos, mga kapatid, apat na bagay. Ang gusto niya ay ma-discover mo
kung ano ka sa harapan ng Diyos. Marahil ikaw'y matagal na sa church. Hindi mo pa nasiyasat ang sarili mo kung ano ka talaga sa harapan ng Diyos. Why not, mga kapatid, siyasatin mo, lumapit ka sa altar. Lord, ano ba ako sa harapan mo? Tingnan mo kung ano ka sa harapan ng Diyos. O baka kaya hindi ka lumalapit sa altar o kaya hindi ka lumalapit sa Panginoon dahil nandun yung pride sa buhay mo. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, i-discover mo yung pagkakilanlan mo sa Kanya. Tutulungan Kanya. I-bless Kanya. At ang sabi pa ng Panginoon, i-desire mo sa buhay mo at i-experience mo kung gano'ng katotoo ang Diyos sa buhay mo. Pangako po niya yan. I'll be with thee, sabi ng Panginoon. I-desire mo lang na ma-experience kung gano'ng katotoo ang Diyos sa buhay mo. Ako naniwala, mga kapatid, pag once na-experience mo yan, what a great testimony sa buhay mo. At ang sabi ng Panginoon, humakbang ka ng iyong pananampalataya. Bawat isa sa atin may pananampalataya. Ang kulang lang po, mga kapatid, ay humakbang sa iyong pananampalataya. Samahan mo ng lakas ng loob na humakbang sa iyong pananampalataya. At ang sabi ng Panginoon, i-declare mo yung mga negative thought mo sa Kanya. Kaya nga lumalapit ka sa altar para sabihin mo yung mga negative thought mo, yung mga doubt mo, yung mga unbelief mo. I-declare mo yan sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, surely I will be with thee. Alam niyo po, mga kapatid, tapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kailangan mo lang makita ang presensya ng Diyos lagi sa buhay. Maliit o malaking bagay yan, ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay mo, pasalamatan mo yan. Presensya ng Diyos yan sa buhay mo. Kung bakit ka hindi nagkasakit, kung bakit ikaw ay maayos ngayon, malusog, presensya ng Diyos sa buhay mo yan. Sabi niya, I will be with thee. Surely, I will be with thee. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Damhin mo lang ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pray tayo. Let's pray. Lord God and Heavenly Father, thank you so much, O God, sa bawat isa na nagtugon sa mensahe, Panginoon. Tunay, Panginoon, na iyong salita ay powerful. Tunay, Panginoon, na iyong presensya ay nanatili sa bahay panambahang ito. Tulad niyo po nawa ang bawat isa na patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Ikaw po mag-bless sa bawat isa, Panginoon. At nawa, ikaw ang maggabay sa kanila. At gamitin niyo po sila, Panginoon, sa inyong gawain. Maraming salamat po, God. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede po tayong maupo. At ano pa po mong ibang paalala? Wala po. Sa medical mission po ba, meron po ba, Doc, yung mga announcement po, short meeting. So, yung mga sasama po sa medical mission, once again, salamat, Brother Joven, for that wonderful message. And also, yung mga medical team, may meeting po right after the service. This time, mawit po tayo ng ating closing song. After we sing a closing song, tawagin natin si Pastor Vic to close us in a word of prayer sa atin mamaya after we sing a song. Okay po. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. At are you blessed sa ating message po ngayong gabi? Amen. Pag-pray po patuloy ating pastor. And then, we're going to sing our closing song, Take the Name of Jesus with you. Amen. Let's sing the first and the second stanza only. And Pastor Vic will pray for our closing. First and second stanza. On now, on the first, ready, sing. Take the name of Jesus with you. Child of sorrow and a woe, it will joy and comfort with you. Take it then where you go. Precious name, oh sweet hope of earth and joy of end. Precious name, oh sweet hope of earth and joy. On the second now, take the name of Jesus ever as a shield from every snare.
If 10 temptations round you gather, with the holy name in prayer, precious name, oh sweet hope of earth and joy of heaven, precious name, oh sweet hope of earth and joy of heaven. Amen, Pastor. Tayo po yung magtapos sa panalangin. Magsiyuko, magsipigit ng ating mga mata. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po, Panginoon Diyos, sa panalangin na alam namin, Panginoon Diyos, na ito po ay may kasagutan. At salamat po, Panginoon Diyos, sa inyong mensahe sa bawat isa. Tulungan niyo po ang bawat isa. Hindi po namin alam ang mga nilalaman o mga pinangusap niyo po sa bawat isa. At hindi po namin alam ang mga inilapit po nila sa inyo, Panginoon Diyos. Kayo lamang po ang nakakaalam ng aming mga puso at isipan. At kayo po, Panginoon Diyos, ang tumulong sa amin. At kami, Panginoon Diyos, ay gamitin ninyo sa inyong ministeryo, Panginoon Diyos, paglilingkod sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa bawat isa. At kayo po, Panginoon Diyos, ang mag-ingat sa aming pansamantalang paghihiwalay. At ikaw po, Panginoon Diyos, ang maluwalhati namin sa gabing ito. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.